Hi po sa inyo lahat, by the way, andito ako sa advanced server. Last gameplay ko nga pala nung nasa original server pa ako. Na-report ako kasi marami pa rin nag-aakala na tank daw ako. Kahit sinabi ko sa mga random player bago mag-umpisa ng laro ay hindi ako tank kundi isang fighter. At mas lalong hindi ako tank user. Kitang-kita naman kasi sa galaw ko na mahilig ako sa damage pero dito ang daming gusto mag-core. Naiinis ako kasi nag-high boost pa at walang tiwala sa akin. At sana mag-adjust si S4 para siya mag-tank. Hindi ako makaalis sa Mythic dahil walang gusto mag-tank talaga at sa akin pa umaasa. At kung mag-tank build man ako sa laro. Anong gagawin ko pag nasa clash ako, maghuhook ako ng walang damage. Tapos walang lifesteal. Kung alam nyo lang mas malaki pa buhay at defense ng mga tank kesa sa akin. Aray ko na kagat ko pa yung dila ko dahil sa inis. At buti na lang nag-adjust si S4 para makalaro ng maayos. Hindi ko kasama ang mga kaibigan kong tank user ngayon sa laro kasi panggabi sila. By the way, top global 14 ako ngayon sa advanced server at gagawin ko rin yan sa next season doon sa original server. Kitang-kita ko sa screen na hindi siya marunong mag-high busa at ginawa pang practice hero. Halata naman na gusto niya pahirapan niya ang buong laro. At paano ba naman hindi ako maiinis kasi nagmamarunong pa siya. Ako dapat ang nag-core para hindi tumagal ang laro. Kasalanan kasi ng mga pro player kung ano-ano tinuturo sa mga manonood at akala naman nila kaya nila mag-solo sa rank. Kaya hindi ako masyado nanonood sa kanila lalo't ang tagal ng tapos ng laro ng mga pro player. Mas gugustuhin ko pa na manood na lang ako kila Inuyasha, Insection, Astre kahit sabihin natin hindi sila pro player pero may sariling talent talaga kesa sa tinuturo ng mga pro players na hindi naman effective sa lahat ng players. Ayoko sana magkwento pero may mga nagsasabi pinagpipilitan na magagaling daw mga pro player eh kahit sino naman pwede naman maging magaling basta matagal na naglalaro at alam na kung ano-ano naging pagkakamali nila. Sa totoo lang marami din may mas magaling pa sa pro player pero hindi lang sila binibigyan ng pansin dahil wala silang kompletong gamit or busy sila sa trabaho habang iba naman nagtigil na sa paglalaro ng ML para sa bagong buhay nila. Hindi naman ako nagagalit sa mga pro player pero yung tinuturo nila minsan ay kabaligtaran at alam nyo na yun. Ang sabi nila magta-tank build daw ako kasi ako si Ruby, yun lang ba ang dahilan bakit ako naging tank? Para saan ang lifesteal ko? At hindi gagana ang lifesteal ko kung walang damage at kung wala ring lifesteal items. At wala ring kwenta ang gameplay ko kung wala akong damage so paano ako makakabuhat ng kakampi. Tapos dito kay Hayabusa ay walang kaambag-ambag sa laro. Tapos kami pang mga side lanes pa ang gumagawa ng laro. Kung alam ko lang gusto mo mag-push edi sana nag-XP laner ka at ako yung nag-core. Mas maganda pa ang dating Mobile Legends, wala pang batas na nagagawa para sa build ng gusto namin at madalas ako nanalo pero ngayon pahirap na ng pahirap na manalo. Sa susunod huwag ka na mag-core kung wala kang alam kasi pinapahirapan mo lang ang sarili mo pati na yung laro.